right? Tapos po guys, yung LMS na pinagawa ni sir nung last time, nawala ako. Kasi parang 4 days yata akong wala. Ayan. So natapos ba? Guys. Natapos ba yung pinapatapos niya? Bakit wala sumasagot? Hello. John Andre. Check natin yung mga LMS nyo ngayon. Kung tapos na nga. Ano ang natapos? Hanggang COC4 na ba? Kasi naiwan kong topic sa inyo is COC3. Yes, Ana Maria? Ma'am, wala pa po kami sa COC. Alright, so wala pa sa COC4. Ayan, so ang tinapos natin ay yung, ang pinatapos niya yung COC3. O sige, share screen muna ako. Ayan, okay. So, COC3, tapos na tayo lahat. Tingnan nga natin yung certification. Tingnan ko nga yung certificate of completion. Kung meron na yung mga taga JFMS. So, Ana Maria, okay na. Meron na tayo. One down. Andrew Ligaspi. Angela Joy. Meron na. Sino pa? Si Diana. Olar. Okay, si natin kung sino po yung meron na. Yan, si Johnard. Meron na. Si Jeff, si John Andre. Si John Ray. Yes po, ma'am. Ayan. So, sinecheck ko lang yung mga COC3 na certifications. Okay. So, si Mark Anthony, meron na. Si Edsel. Si Mary Jane Pailano. And then, si Robert. Si Rose Ann. Si Roldan. Ayan. So far. So, medyo marami na yung ating nakakuha ng certification natin sa COC3. Alright, and then, naiwan natin yung topic last time na nag preprint serve kayo. Tama, kay sir? Yun yung naiwan, tama ba? Tama ba, guys? Ilang araw lang ako nawala. Opo, ma'am. Masagot. Print server po. Oh, ayan. Okay, so, understood yung mga nasa JFMS natin, ha? Yung mga nasa school ngayon. Kaya tayo na late mag-open ng ating meeting. Kasi nga... Ma'am, cellphone pa lang to. Cellphone yan? Yes po. Kamusta? May ka-problema. Computer po yung iba. Aba, naka-computer na kayo, ha? Computer kami, ma'am. Papa, sabihin, ano? Walang camera. Hello, hello? Yan. So, ibig sabihin, na-open nyo na yung inyong
Nasa nasa building ba kayo ngayon? Nasa Comlab po, ma'am. Aba, ma'am. Yes, yes, yes. Comlab yung kanina natin. Hindi, ma'am. Sa CSS. Yes, yes. Ah, alright. So, yan yung lalagyan. Yan yung priority. Opo, ma'am. Alright. So, ilang speed again yung nakukuha dyan? Mga 3, mga 5. Mataas na po yung mga 10. Ganun. Nakalan, salan yun? Salan? Wireless, di ba? Naka-wireless po kami. Ah, hindi, hindi. Di ba kasi ang napag-usapan natin kanina is ilalan na yon. Di ba, ikakable nyo na? Kasi mas mabilis yun nakukuha nyo pag nasa LAN kesa yung wireless natin. Tama? Okay, don't forget ha, yung login attendance natin, guys. Kahit nandyan na kayo sa immersion yan. So, yung mga nasa JFMS mismo, yung mga nag-layout. Magpapal daw po ng 50 Mbps. 150? Okay na yun. Pwede nyo nahatiin yun. Pero ilimit nyo yung bandwidth, di ba, binigay ko kanina. Alright, so yung mga naiwan dito, magbibigay tayo ng task. So we're now on our day 32. Okay, so 32nd, no? So dun sa 32nd day natin, ilan na sa inyo yung naka-deploy na sa immersion and they are now configuring, no, the network ng ating mismo eskwelahan ninyo. So sana kung lahat ay pwede, lahat kayo dineploy ko na doon. Kasi ang problema nga natin is yung mga 18 below, hindi talaga pwede pa, no? So, bibigyan ko naman kayo ng virtual task. Okay, 19 tayo sa loob, minus 2, minus 3, kasama dito si Ma'am Boots. So, kulang pa tayo, nasa ng iba? Nasa yung mga nawawala natin? Yan. So since bago, no, at wala tayong groupings ngayon, at tingin ko isa lang yung magiging group natin ngayon. Kasi meron naman silang mga computer doon. So may nagagamit sila. Pwede nilang installan, no, try na nilang installan ng Packet Tracer. Kasi may internet naman sila doon. 100 Mbps daw sa LAN. Nux. So, 150. So, meaning nakukuha na natin yung kalahati ng prinamis ni ISP na 300 Mbps. Alright. So, nakakatuwa naman kasi meron na tayong mga certifications dito ng COC3. So, habang kinukontinue natin yung ating topic. Alright. So, katulad na sinabi ni Ma'am, nag-format ako, no? Kasi nga, nagka-problema ako sa update. And sabi natin nga, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo na mahalaga yung update. Kaya lang, I think may problema ako sa aking applications. Kung alin sa applications ko, hindi ko alam. Probably, pwedeng yung antivirus ko nagko-conflict dun sa update. Kaya naman ngayon, yung update and security ko, ayan, okay na pala. Oh. Nung last time kasi error na naman. Error na naman yung update ni Ma'am. Pero ngayon, ayan, okay na. So, bagong format. So, maraming application na nawala. Pero dahan-dahan pang binabalik ni Ma'am. Kaya naman, yung ating virtual box ay walang laman. Alright. So, since tinapos ni... So, wala na tayong 855, guys, ha? Nagbago na yung ID ng aking connection sa ano dito sa aking remote, no? 166 na, hindi na 855. So I'll be giving you the ID dito sa ating, yung mga naka-computer diyan, wag nang mag
ano ah, huwag na mag-connect-connect dito ah. Yung mga, para lang sa mga naka-cellphone to. Okay, so I'll be giving the ID. Ito. Ayan, so later, yan yung gagamitin natin. Anyway, since yung, ang priority natin ngayon, yung mga wala dun sa work immersion kasi later, kapag natapos na natin lahat yung topic natin, magbibigay na ako ng task para dun sa work immersion nyo. Since hindi na natin kayo madedeploy dun sa company kasi nga, dapat meron kayong company kaso kulang na daw yung time. So, si ma'am na lang yung magbibigay. Alright. So, bago natin to gawin, bago natin i-continue to, yung kung saan kayo naiwan, open muna natin yung packet tracer ko kasi gusto ko i-layout muna natin. Okay. Sige nga, let's see. So, ang kukonek sa akin ay si Mark Edsel. Mark, nandyan ka ba sa JFMS? Sabihin nyo pag nandyan kayo sa JFMS ha, kasi magpapalit ako. Wala po, ma'am. Wala, okay. So, si Mark Edsel. So, gusto ko munang i-layout mo yung ginawa ninyo from DNS, DHCP, tapos may hiwa-hiwalay na web server. Nakapag-web na ba kayo? Hindi pa. O, sige. Ako naman na pala mag-layout. Sige. Alright, so, lagyan natin ang dalawang computer. Set up ng CSS natin. May laptop, may server, and then, meron tayong tablet, smartphone, yan yung mga wireless natin. Alright, so, isang tabi muna natin yan, ha? Mamaya na natin yung gagawin. So, server, ito yung DHCP. Sabi ko nga, natapos kayo sa standalone. So, sige, bilisan natin hanggang dun sa standalone. Ha? So, ang hindi na lang nagawa sa inyo ay yung print. Tama, yun yung kulang nyo. Okay, sige. So, you have the DHCP / DNS / web server. Ito yung server nyo. And then, yung client PC mo. Layout muna natin, ha? Katulad ng ginagawa na naka-deploy ngayon dyan, Kyle, Johnard, and company, ayusin nyo yung packet tracer nyo kasi magbabago yung connection nyo, di ba? So, from time to time, kung ano yung natatapos nyo dyan sa ginagawa nyo dyan, i-update nyo yung packet tracer nyo kasi yun yung pagbabasihan natin kung ano na yung natapos. So, ilalagay nyo yung mga IP address na ginamit nyo dyan. Ano yung router nyo na ginamit dyan? Ano yung IP address ng router nyo? No? So, yun din yung makikita ko dapat doon sa inyong layout. Kasi blueprint natin yun eh. So, doon tayo nag-check, no? Kung ano na ba yung natatapos natin dyan sa immersion natin. Kasi nagli-layout kayo ng magli-layout kayo actually ng tatlong building. So, kaya gusto ko makita doon sa blueprint natin kung ano na yung natatapos. So, wag kung hindi pa nakakablehan yung ilang floor, wala mo nang gagawin doon sa packet tracer. Diba? Wala mo nang configuration doon. Abang pa lang yun. So, gawin nating realidad, no, yung layout nyo. Okay, so server, client PC, mamaya na yung mga wireless connection natin. So, ligin muna natin ang switch. And then, ligin natin na simpleng router lang. Then, later, lalagyan natin ng modem at saka wireless router. Okay. So, standalone, di ba? So, ang dapat na mangyayari sa connection nyo dun sa ating virtual ay ganito. Yan. So, ito yung 192.168.1.254. Pero sabi ko nga, dun sa ginagalawan
nila Kyle, nila Jonard, PLDT yon. So sa PLDT ay 1.1. Ang gateway nyo na nakukuha dyan ngayon ay 1.1, di ba? So iwasan nyo yung 1. Kung papalitan nyo ng IP yung mga routers nyo dyan para magbigay ng ibang DHCP yan, palitan nyo rin yung octet, no? Yung network. Kasi nga, baka makonfigure nyo na makoconfuse. Pag 1.1, ang makoconfigure natin doon, si PLDT. Okay. So kung may tanong kayo dyan, tanong nyo kasi nagkaklase naman tayo. Ayan. So, kasi ang unang tanong natin, supposedly, pagapang sa ceiling yan dapat. Kaso nga, baka hindi tayo paakyat din sa ceiling. No? Tapos tama, nakagiga na yan, giga switch. Ang pangalawang tanong natin dyan, Kylan Company, kung isi-centralize ba yung internet sa rooms? Okay. So, open na natin. Saan ba tayo nag-connect? Ayan, sa Giga Zero. So, lagyan na natin yung Giga Zero natin ng IP. On muna natin yan para mag-on yan. Then, lagyan na natin yung IP niya. Alam naman na to ng lahat, no? Kaya binibilisan na lang ni ma'am. So, sabi nga, kapag ito, ang DHCP mo, DNS and web server, so standalone server, yun tawag natin. So, lagyan muna natin ng IP. So, siya yung 1.1. So, kung anong ginawa nyo dito sa packet tracer, ganun din yung gagawin natin dun sa virtual machine natin. Okay. So, ano yung default gateway ko rito, Angela? Ano yung ilalagay kong default gateway sa server ko? Ayan yung layout natin. Angela? Nagre-recap na lang ako. Opo. Ano yung ilalagay kong default gateway? Kagaya po ng IP address ng standalone server po. Hmm? Nasa server ako. Nagko-configure ako ng mga IP address. Ang tanong ko, ano yung ilalagay ko sa default gateway? Hindi naka-focus ngayon si Angela. Sorry, ma'am. Nasa DFMS ka ba? Wala po. Oh, wala. Okay. 192.168.1.254. Okay. Very good. Ikaw pa yung nawala sa focus ngayon, ha? Okay. Ano yung DNS server ko? Lornigo? Bro. 1.1, ma'am. Okay, 1.1. Sige, ma'am. Okay, so open natin yung mga services natin. HTTP on, so server pool, default gateway. Sabi natin 1.254. DNS mo, sabi ni Floor Nico ay 1.1. Okay, that 100 yung ilagay natin dyan. And maximum users natin ay 50 lang. And then save pa na yan. Alright, so we have the DHCP na. Lagay natin yung DNS. So, lagay natin si jfms.com address that 1.1, sabi ni Floor Nico. So, add natin yan. Ay, sorry. Alright, what else? Yung HTTP mo, automatic naman na yan, di ba? Naka-on nga, sabi natin.
once na na-configure na yung address ng DNS. Okay. Dito, hihingi na lang tayo ng ganong kadali i-layout, di ba? Kapag isang PC lang yung i-connect mo. And then later on, lalagyan natin ng wireless devices. So bakit ko ini-introduce na naman ulit yung layout nyo, no? Kasi kahit nagtatrabaho na kayo, ito yung kailangan natin eh. Actually, floor plan and itong network design. Ito talaga yung pinapasa natin. Ito yung ginagamit natin. Kasi dito tayo nag-check eh. Kung for example, katulad nung ginagawa ngayon nila Kyle, no? So dapat nilayout muna nila dito yung plano. Ano ba yung plano namin? Magkakable ba kami? Mag-extender ba kami? No? Repeater mode? Kaso, kakayanin ba nung mga equipment namin? Kasi dito sa plano mo, may initial plan ka na. So alam mo dapat kung ano yung gagawin mo pagdating mo dun sa site. Pero nagbabago tayo sa site kapag nakita na natin yung equipment. No? So, lalo na yung laki, yung scope ng lalagyan mo ng internet. So yun. So magbabago din yung planning mo. Ah, hindi pala ganito. No? Ah, kailangan ko pala since ito lang yung nakukuha kong speed at hindi ko ma-deliver to paakyat. So, I have to think of, no, kung ano yung kailangan kong layout. Actually, mesh yan. Jonard and Company. Mesh talaga yung magiging layout nyo dyan. Supposedly, it's mesh na repeater. Sana. Kung kinakaya na makonect nung range extender yung internet na kinukuha natin, no, yung data yun. So, pag hindi kinaya, katulad kanina, wala tayong choice kung hindi maglatag ng kable. So, yan, so yun. Doon pa rin tayo nabuo sa plan na isang giga switch, tapos papagapangin na lang yung kable. Alright. So ito nilayout natin. Hingi tayo ngayon ng IP from our DHCP server. So ang binigay sa atin ay 1.100. Tama naman. Then we have the default gateway na 1.254 and DNS server na 1.1. So sa web browser, pag nag-click tayo ng jfms.com, so bibigay niya yung packet tracer na default web. Alright. So, gawin natin ngayon yan. Yung layout na, basic layout na yan, gawin natin yan dun sa virtual machine, no? Then later, explain natin kung ano nangyayari kala Jonard. So, yung ginagawa nila doon sa JFMS, ibibigay ko din sa inyo yung idea. And then, you guys, no, yung mga hindi nakapunta doon, gagawin nyo yung layout dito and then itatry natin na i-implement yun. Kasi, bibigay naman namin sa inyo yung problem. So, habang para hindi na sila Jonard na iipit dun sa blueprint nila, kayo ang gagawa ng kanilang blueprint. So, kailangan nyo makipag-communicate, kailangan nyo ng collaboration with the team kung ano yung nangyayari sa kanila, no? Kailangan nyong mag-video call kung maaari, no? Kung ano yung setup nila. And then, kayo ang mag-iisip. Pag sinabi ko, kunwari nila, Jonard, hindi kami makakuha ng internet dito. So, tayo yung magsasuggest kung ano yung pwede nilang gawin. Tayo yung mag-iisip. Since wala tayo dun sa mismong site, tayo yung magpa-plan. Sila yung magde-deploy sa kanila yung deployment. Tayo yung mag-trial, no? Tayo yung magpa-plan. And then, kasi since walang server yon, so magbibigay na lang din ako ng task. Alright. So, ito muna yung gagawin natin.
So supposedly, kasama dito yung print server kasi inabot nyo na yun eh. So itutuloy na lang natin. Okay. Pwede bang kumonek ka sa akin, Edsel? Asan na si Edsel? Yan, Mark Edsel. Mag-create ka ng dalawang virtual drive. Yan, Mark Edsel. Mag-create ka ng dalawang virtual drive na gagamitin natin for client at saka server. Then iba yung mag-i-install. Sige, Mark Edsel. Binigay ko yung ID ko. Diyan ka ko connect. Then later, hanggang print server na yan, tapusin natin yan ngayon. Kasi yung web pa, idadagdag natin. Okay, Edsel, are you there? Apo ma'am, apo ma'am. Okay, kasi recorded to ha. Kasi ito yung ika-crop ko rin for your immersion na. So pag tinawag ko kayo, wala na tayong turuan. Kasi recap na to eh. Diba, idadagdag ko lang yung web server which is hindi naman siya critical, no? Hindi naman siya kasali sa assessment, sa national assessment. Kasi ang kasama lang naman is print server and then yung remote. So yung web server natin is plus na yon. Then yung mga susunod na araw natin as work immersion, magpapalit tayo ng operating system natin. No? And then may mga tasks muna tayong i-resolve. Okay, so tatapusin ko lang ngayon yung web and paghiwalayin natin yung paghiwalayin natin yung server para makita ninyo. Alright. So, sige. Connect ka sa akin, Edsel. And then, tingin ko ngayon, since nag-format ako, mababago yung sa screen nyo. Instead na dati, kumukonnect kayo sa screen 1, ngayon kukonnect kayo sa screen 2. Tingin ko lang ha. Check nyo rin muna. Kasi nandito sa kabila yung virtual ko. Ayan. Sige. Edsel, come on. Sayang yung... Hindi daw siya makakonnect, ma'am. Oras. Why? Bakit hindi ka makakonnect? Nagbo-black screen, ma'am. I-accept kita. Yan ito naman. Ayan. Sige. Tingnan mo ngayon kung saan ka kukonnect, ha? Kung nasan yung virtual mo. Screen 1 ba? Or screen 2? Okay, gagawa ka lang ng virtual. So si Edsel to. Kapag hindi kasi kayo nakapag-participate, kailangan nyong mag-video eh ng sarili nyo. And since wala kayong gamit, di ba? So kaya dito na natin ginagawa kasi ito na yung ika-crop ni ma'am. Ito na yung i-edit ko. Nilalabas ang moment po, ma'am. Dalawa-dalawa yung nakakonnect sa'yo eh. Close ko muna ito isa. Sige, ulit ka. Yan. Kapag nakita mo sa screen mo yung Facebook ko, ibig sabihin, hindi ka dyan kukonnect. Sige nga, pag-alawa yan. Okay na. Sa ano, ma'am, screen 1. Okay, sa screen 1 pa rin. Alright, sige. So this is, pwede bang mag-open ka ng camera? Kaso baka mas bumagal, no? Sige, so si Mark Edsel Garaza. Punta ka sa, sige ako na mag-open ng ISO mo. Kasi nga na-format, no? So, nandito yon. Nasa ano, ma'am, cellphone ako nag-ano po. Any this.
Ayan, sige. Pero nasa laptop ako nagsi-zoom. Ah, alright. Okay, sige. Ayan. Nandyan yung mga ISO. So, pwede ka mamili. Windows 7, Windows Server 2008R2. Pero ang pinapagawa ko lang sa'yo, again ha, Edsel ha, virtual drive lang. Nakagawa ka na ba? Nasaan ka? Ano bang kailangan mong ilagay? Ano hinahanap mo, Edsel? Sa ma'am nakalagay. Ano nga hinahanap mong ISO? Gagawin ko po. Okay, so cancel mo yan. Di ba virtual drive lang yung pinapagawa ko pa sa'yo? Oo. Okay, cancel mo. Okay, saan ka ba dapat sa mga icons na yan? Recap lang tayo, Mark. Alright. Sige, Windows 7 muna. Sige, okay lang yan. Kahit 2 gig. Kasi naka 32 gig naman si ma'am. So, okay lang yan. Recap lang tayo, guys. Sa lahat ng nandito na wala doon sa work immersion.
itong mga susunod na araw, kailangan nyo magtulong-tulong kasi kayo ang magte-teamwork and kailangan ko kayong i-video. Hop. Tama ba 'yon, guys? Tama ba 'yon, Micaela? Robert, Rose Ann. Sino pa nandito? Yung mga wala sa deploy. Yung hindi naka-deploy. Teka lang, check nyo muna, guys. Guys. Check nyo muna kung ilan yung laki ng drive niya. Tama ba? Ilan kayo dyan? Raise hand nga lahat yung nasa JFMS. Yung nasa JFMS lang, ha? Raise hand. Malay po. Raise hand. Raise hand. Para makita ko. Malay, dude. Raise hand. Raise hand tayo. Raise hand para makita ko kung ilan. Yan, kasi hindi na kayo yung mag-check nito eh. Ang gusto ko na mag-asikaso nito ay sila. Yan, so kasama si Angela, si Toto, si Failano, si Joaquin, Pablo. Yan. Check nyo maigi kung tama ba yung ginagawa niyan. Kasi yung mga nandyan sa JFMS, titingnan na lang nila yung print server natin kanina eh. And meron silang ginagawa ngayon. So Toto, Failano, Angela, actually, dito si Angela, kaya kayang-kaya nila. Nakita mo ba, Angela? Kung tama ba? May settings kayo dyan. Pwede nyo pang ayusin. Bago siya mag-start. Sige, Angela. Tingnan nyo yung storage. Ano yung size ng storage. Oh, ilan. Ayan, nakikita sa kanan, di ba? Lahat ng information. Virtual size, actual size, details, location. So, system requirements ng Windows 7. Pwede na ba yung naka 32 gig? Hindi po. Okay. Sige, I want you guys to collaborate, no? Except yung mga naka-raise hand. Huwag maglo-lower hand to, ha? Para nakikita ko yun nandiyan sa inyo kasi imo-monitor ko rin naman yung ginagawa nyo dyan. Okay, so lahat tong nandito, si Ana Marie, si Andrew, si Angela, si Toto, si Failano, at Joaquin. Kayo ngayon yung gusto ko na makita na mag-collaborate. Kasi kayo rin yung hindi nagsasalita eh. Saktong-sakto na andun sila sa JFMS ngayon. No, kayo ngayon nasa inyo yung floor. Okay. So tama ba 'yan, guys? Failano? Okay. Oh, sige. Ituro niyo sa kanya ngayon kung alin yung mali niya. Kung paano niyo aayusin. Alam mo, 32 lang po. Sorry po. Oh, ayan. So nilalagyan ng annotation ni Angela. So 32 lang. 32 lang daw. So, anong gagawin mo para madagdagan mo yan? You can remove that virtual hard drive
Tapos pwede kang gumawa ulit ng bago. Ayan o. Meron kang, teka nga, mag-annotate. Naka-annotate ba sa ano? Sa cellphone? Hindi marunong si mo mag-annotate sa cellphone. Paano mag-annotate? Ayun, ito pala. Okay, nakita ko na. Okay. So, mag-a-arrow ba ako? Ay, teka lang, mali. Sorry na. Paano itanggalin? Lakihan ko muna yan. Kung hindi kayo, kung ayaw nyo ng 32 gig, pwede nyo yang baguhin. Kasi meron kayo ditong remove. Tapos, meron kayong add. So, pwede nyo pang palitan yan. Yan. So, anong gagawin mo? Alright. O, anong next? Oh, bakit ka mag-okay? Mag-okay na ba agad? Guys, tinuro ko lang kung saan yung remove at saka add. O, anong kailangan mong i-add? Tingnan mo, basahin mo maigi. Basahin mo dito sa ad na pinakita ko sa'yo. Anong kailangan mo dyan? Storage. IDE, USB, PCIe, floppy, SAS. Oh. Walang SATA. Bakit walang SATA? San ka ba kasi nakaklik? Tingnan mo kung saan ka nakaklik. Nasa empty disk ka. Oh, try mo ulit mag-add. Oh, diyan ka ba mag-add or sa kabila? Oh, anong kailangan mo? Optical drive or hard disk? All right, there you go. Oh, alin diyan ngayon? May add, may create and may refresh. Anong kailangan mong gawin? Mm-hmm. Add, create, or refresh? Create. Yan, marunong naman palang mag-unmute. Mag-unmute kayo, guys, ha? Kasi gusto ko ngayon kayo yung magko-collab. Eksakto na wala sila John Ray, wala si Kyle, wala si Jonard. Kayo mismo. Mag-unmute. Mag-suggest. Ayan. Pwede mo ba open yung camera mo, tawag dito, Edsel, para nakikita na ikaw yung gumagawa, hindi ako. Wait lang ha. Mag-stop ako ng video. Ayan. Pwede ba na mag-open ka ng camera mo? So, lahat nung tatawagin ko at mag-present, pa-open ako nung camera, ha? Pwede ba yun? O pag nag-open ka ng camera, ay bumabagal ka.
So ngayon meron pa tayong ano, may chances pa, no? Tinuturuan ko pa kayo. Edsel, pwede ka mag-open ng camera? Ah, naka-open na. Pero ba't hindi kita nakikita? Kasi ako yung nagsasalita. So, sandali lang ha. I-spotlight lang kita. Wait lang. Wait lang, wag mo na galawin. Apo, sorry po. Ayan, sige. Open ka lang ng... Yan. Very good. Alright, yan. Sige. Diretso. O, alin dyan ngayon? Yung... Ito-choose mo. Ayan. O, check mo ulit yung ano. Double check, guys, no? Laging double check. Ayan. Okay, sige. So, since client virtual hard drive yung nakikita mo dyan, Windows 7 yung ifo-format mo. So, pagdating sa formatting, hindi na kita tuturuan. Ituturo ko lang kung saan mo mahahanap yung mga ISO since nag-format nga ako, nawala yun sa desktop. So, ako magtuturo kung saan mo kukunin yun. Pero pag, when it comes to formatting, installation, and partitioning, ikaw na yun. Oh, sige. Browse ka na. Alright, so baba mo yung scroll bar. Scroll mo siya down. And click mo yung this PC. Alright, and then baba mo ulit yung scroll bar. Hanapin mo yung namumula na drive. Ayan. So, nakita mo yung namumula na drive. Ayan. And then, look for training files. Baba. Ayan, training files. Ayan, and then CSS. Okay, CSS apps. Ayan, nandiyan yung ISO. Anong gagamitin mo? Server 2008R to ba? Windows 8.1 ba? Or Windows 7 Ultimate ISO? Since ang pangalan ng virtual drive mo ay client. Ba't ang dilim naman sa'yo? Huwag na kayo mahiya. Nakaila mo. Ito po ma'am, Windows Ultimate, Windows 7 Ultimate. Ayan. Sige. Mina. Oh. Okay mo na. Kanina yung sounds. Baka makapiright tayo sa YouTube. Hindi nyo ma-view yung video. Although meron naman sa Facebook. Yan. So the reason why kailangan ko na i-open yung video nyo kasi nga, this is your portfolio na. So, kung mahihiya kayo, kung buhok lang yung ipapakita nyo, di ba? So, hindi makikita na kayo yung gumagawa. Kaya lang kasi nakasando si Mark. So, ang pangit ilagay sa portfolio. Ayan. So, yung mga susunod kong tatawagin, pwede ba? Magbihis po kahit ng shirt na white lang. Alam natin na sa bahay kayo. Pero, just for the sake of presentation, baka pwedeng mag-shirt tayo. Huh? So, paulitin ko to si ano, si Edsel, ha? Kasi kailangan niya magbihis. And wag puro buhok yung pinapakita, Mark.
Iyang hiya. Oh, body mo naman yung pinakita mo ngayon. Yan. Sa cellphone ka nagkoconnect? Pero sa laptop ka nagsizoom? Parang balik ka na. Para makakamera ko. Ah, alright. But actually, pwede naman yun. Kahit na sa cellphone ka, may camera pa rin. Alright, ilang partition yung gagawin mo, Mark? Since hindi naman tayo magdu-dual boot, hindi tayo magdu-dual boot, ha? Ilang partition yung kailangan mo? Pwede mo i-delete ulit yan. So, hindi tayo magdu-dual boot. Isang client, isang server lang talaga yung connection natin ngayon. So, ilang partition kaya yung kailangan mo? Since ikaw ay merong 80 gig. Bali mo 40 gig po, ma'am. Hatiin ko po. Ah, okay. Sige. So, delete mo muna ulit yung partition to mo. Ang liit nun. Sige, delete mo muna lahat yan. Ulitin mo yung partition mo. Kasi since isang OS lang naman. Anyway, habang nag-aayos ng partition si Edsel, I remember may pina-video sa inyo si Sir Jet regarding sa cabling, tama ba? Splicing? Sa cable splicing? Yes po, ma'am. Alright. Pwede bang paki-attach yung video nyo sa Gmail and then send nyo sa akin? Sa drive. Pwede nyo bang isend sa email ko? Shouty. Baby, can you? May makaka-copyright tayo niyan. Napapakanta pa si Edsel ba nag-aantay, ano? Copyright, copyright. Kay Facebook, okay lang. Kay YouTube, masyadong maarte yan. Konting tunog lang na marinig niyan, copyright na tayo. So, kailangan ko ng i-mute yun. Hindi niya na narinig. Actually, wala. Just ko, set mo lang. Kapitbahay mo. Dahil sa kapitbahay nyo, na-copyright tayo. Yan. So, recording purposes lang naman si YouTube kasi pag kay Facebook, hindi natin ma-download na mabilis. Kay YouTube kasi, mata-download natin na mabilis na. So, hindi naman mahalaga kung may viewers tayo ngayon.
Ang mahalaga yung recorded video ko. Ayaman nyo ma'am, merit sa YouTube. Yan, dyan tayo mag-record para mas mabilis. Ayan, yung mga video na pinagawa sa inyo ni Sir Jet, pa-send sa email ko. Ang email ko ay ritaandrea.almonte@gmail.com. Pa-send po nung mga video nung cable splicing. Sino yung mga magsisend ng video? Again, yung mga wala sa work immersion sa JFMS. Kasi yung mga nasa JFMS, ayan eh, i-video na lang nila yung sarili nila doon. Nagle-layout sila doon eh. Sa documentation na lang kami doon ng picture and yung final output. Yan. So habang nagpo-format si Edsel, kahit buhok lang niya yung nakikita natin, kamusta naman dyan sa JFMS? Okay lang po, ma'am. Okay lang, ma'am. Nalatag nyo na? Anong ginamit nyong kable dyan? Yung kable na para dun sa kabilang room? Ma'am, naglatag po naman eh, bagong cable. Cable. Galing dun sa giga switch. Opo, ma'am. Tapos yung ginamit naman yung switch, yung meron na po ditong switch. Ah, okay. So, din... From switch to router? To Opo, switch. Ma'am. Okay. Patingin dun sa packet tracer, ha? Opo, ma'am. Dapat bali, ma'am, ano kasi, puro ano kami, puro wireless na po rito. Yung mga PC. Bali, wala pong cable. Oh, edi wireless ang gagawin nyo. Apo, sa ma'am. Packet tracer, lalagyan apo. Nyo ng wireless. Yung mga wireless desktop. PC, apo. Oo. Okay, ha? Kasi wireless yun eh. So wala kang cable doon. Apo, ma'am. Okay, wish ko lang may nagli-layout na ngayon dyan, no? Eh di, ang bagal pala kasi wireless yung connection. Yes po, ma'am. Medyo, ma'am. Sa akin, ma'am. Ito lang, ma'am. Diba, may requirements tayo. Sabi ko sa inyo, dapat at least nagpo 5 Mbps yung makuha niyan. Saktong 5 lang po, ma'am. Nakapag-multitasking po dito. E-speed. Remember, bandwidth yan. So, pwedeng pag wala na kayo dyan, hindi sila makapag-multitask kasi mabagal yung internet. So, kung nakalan sila, malaki sana yung makukuha nilang bandwidth, di ba? Since wireless sila, medyo mabagal na. Signal kasi. Ang late din kasi ng signal natin dyan. So sa packet tracer nyo na layout, ilalagay nyo rin dun kung ilan yung Mbps na nakuha niyang CSS lab. Okay? Yung mga computer. I-speed test nyo yan lahat, ha? Kasi gusto ko makita kung ilan yung Mbps na nakukuha niyan per PC. So make sure na na-open nyo lahat yung PC and then na-speed test nyo isa-isa. Kasi kung yan yung priority para sa online exam. Angela and company, nakita niyo yung ginagawa ni Mark? Naglagay siya ng password, ha? I-skip lang yan. De, pwede naman. Okay lang na may password. Pwede naman. Basta tandaan nyo lang na naglagay siya ng password. Kasi magko-configure kayo later eh. Pinag-format ko kayo ngayon ng client.
Ang susunod na mag-format dyan ng server ay si Failano. Failano, mag-ready ha. And gusto ko naka-open yung camera. Please, maglagay naman ng ilaw. Si Edsel, pag nakikita ko, parang yung pamangking ko eh. Ayaw magpapapit. Ilaw ako, ma'am. Ilaw. Puro buhok. Yan na. Mag-ilaw niyan. Guys, son, Edsel, blow up tayo. Pero hindi yan yung... Guys, yung susunod kong tatawagin, ha? Kasi papaulitin ko si Mark later sa configuration. Ha? So, i-attach ko na lang din tong isang video niya kasi nakasando. Yung susunod kong tatawagin, please, huwag po magsando. Okay? Alam natin na sa bahay tayo, pero output ito na ipapasa natin. So, make sure maayos yung ilaw, maayos yung suot. Kahit half body lang naman, di ba? Kasi ang pinapresent naman natin ay yung video rin itong ginagawa nyo, virtual. Balit na ako, ma'am. Hindi pa. Teka lang, hindi pa tapos eh. Tayo ah. Mary Jane, are you ready? Mag-unmute? Pailano? Ma'am. Okay, ready ka na? Matatapos na si Edsel. Sige. Hintayin kita. Make sure. Ay, for sure naman hindi ka nakasando, no? Kasi... Okay. O, ano yan? Not genuine daw tayo. Nakulagot na. Ask me later. Activation yung inihingi. Sige, ask me later ka lang. Oh, ala. Okay. Okay mo. Kamukha ka madali mo. Sira pa tuloy ngayon yung na-format mo. Mukhang uulit ka talaga. Hindi yung binabasa ko eh. Very good naman sa nagbabasa, no? Ayan, alright. Sige. So, mute natin si Edsel and then disconnect ko siya. Meron na siyang properly, annually formatted, sorry, na Windows server. Ay, nako. Ay, nako. Edsel, bumalik ka rito. Wala kang partition, no? So, hindi mo pwedeng i-format ulit yan. Hindi mo yan create-an. Hindi mo yan ngayon pwedeng i-format ulit. Ano ang solusyon natin dyan? Kyle. Wala siyang... partition. So, this management po, ma'am. Okay, so this management daw, Edsel, balik. Bago ako magpunta kay Failano.
Pag nangyari sa inyo sa assessment yan, mag-check nyo dyan, i-dismanagement nyo na kaagad. Asan ka na, Edsel? Yan, balik ka ulit kasi dinisconnect kita eh. Yan. Sige. Puntahan mo yung dismanagement. Edsel, saan ka na? Yan. Dismanagement ka daw. O, hindi niya daw alam kung saan yung dismanagement. Guys, is there anyone who can help? Edsel? Angela and Company. Disk management. Baka pwede mo i-search para makita mo. Ayun. Tinuro ni Angela. Oh. Okay, type computer management. Computer management. Edsel. Type mo computer management.
Ayan. So may nakita ka dyan, unallocated space. Ayun, nangingiti mo. Oh, yan. Oh, mag-unmute ka, Angela. Angela and Company, yung mga nandiyan nakatambay lang, mag-unmute kayo. Sabihin niyo sa kanya. Kasi may evaluation ako ng teamwork. Kayo yung naiiwan ngayon na hindi naka-deploy. So kayo yung magkaka-group. Anyari, Robert. Toto. Ma'am? Tulungan nyo si Edsel. Kayong mga nandito sa virtual, yung hindi naka-deploy. Kasi gusto ko makita kung alam nyo gawin. Ayoko nang hindi kayo nagsasalita. Sige, next week. Di ba format pa lang tayo ng client? Tumatagal tayo pag wala yung mga... Next. Oh, check mo ngayon kung okay na yun. Kung may drive ka na ulit. And sell next. Sige, close mo na yan, Edsel. Close mo na yan, Edsel. Ah, sige, close ulit. So, yan. Meron ka ng partition, no? Natandaan mo ba, Edsel, kung paano gawin pag nagka-problema ka ulit? Natandaan mo ba? Yes, ma'am. Okay, kasi my plan is magbigay ng mga troubleshooting scenario sa inyo. Yun yung magiging work immersion nyo. So magbibigay ako, it's either packet tracer, virtual machines, no? Maglalagay ako ng kanya-kanyang workstation nyo. Ilan kayo naiwan dito? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So, meron kayong tag-iisang workstation. After siguro, the day after tomorrow siguro, i-record ko yon, no? So, kailangan nyo mag-open ng mga camera habang ginagawa nyo yun. So, titingnan ko rin kung... Yan, may kanya-kanyang breakout rooms tayo. And then, kanya-kanyang workstation. No? Ayusin ko lang siguro later hanggang tomorrow yung mga workstation.
And then may scenario doon na ganito. Kayo ang magta-troubleshoot kung ano yung problema. So, gagawan ko na lang din ng briefcase. Ayan. Okay, so disconnect ko si Edsel. So, yan ha. Chine-check pa lang natin ha. Kapag wala na yung mga mabibilis. Kapag nasa labas na sila. Diba? Tumatagal na tayo. Okay. Sino yung kasunod? Si Failano. So, let's see. Ito yung mga medyo kailangan ng tutok. Okay, ready ka na, Failano? Pero na tayong client dito. I-minimize ko lang yan. Gagawa ka ngayon ng server nyo. Ilano? Okay na po ba, ma'am? Okay na. Pwede ka nang kumunik. Gagawa ka ng server naman. From the top din, ha? Simula dun sa pag-create ng VM mo up to installation. Nasaan ka na? Sinend ko sa chat box yung bagong ID. Kasi wala nang 855. Okay, accept na kita. So, pakigalaw. Screen 1 pa rin daw yung connections natin sa monitor mo. Sabi ni Edsel. Pa-open ako ng camera mo. Mama, go-open ng camera. Yes, of course. Babagal ka ba? Opo. Let's see. Check ko. Pag bumagal ka, sige. May reason na wag mag-open ng camera. Sige, given. Understandable. Okay, sige. Sige, wag na mag-open ng camera muna.
Letter B, victory. Oy, anong server? Victory yung B. Hindi ano. Hindi, de, hero. Sorry, ma'am. Okay lang. Tao lang tayo nagkakamali. Minsan ako rin typo error. Sige, palitan lang natin yung name. Yan, op, sobra. Sige, okay na. Yan. Tapos, ano yung version mo? Op. Wala. Ah, balik mo muna back. May back dun sa taas. Napipindot niya kasi yung ano. Hindi niya siguro makita yung cursor niya. Kaya tinatap niya. Galawin mo muna yung cursor mo na. Tapos wag hold. Parang touchpad. Mag-touchpad ka. O, wag mo ma-inex ha. I-back mo dun sa may taas. Sa may create virtual machine. Yun ang may back. Ito. Baba mo ba yun? Oh, guys. Mahirap kinihik. Mahirap talaga, Failan, no? Kasi hindi ka nagtatry lagi. Laging iba yung nagkoconnect. Diba? So, kailangan mo masanay. Kasi, sa work immersion, yan yung gagawin mo. May ilang araw na lang tayo since we are on our 32 days and 80 hours yung kailangan nating i-produce.
Next, Lumil. Anyari na? File na, no? Ba't naglililindol ngayon? Lumindol. Ako, naramdaman ko, nakaupo lang ako. Alright. So, file ano? Ganito, ha? I-disconnect muna kita. Kasi tatagal lang tayo sa'yo. Hindi tayo aabot. So, I want you to practice disconnection. Kasi hindi kita malalagyan ng grade sa work immersion kapag ganito pa rin yung sistema mo sa susunod. Kasi hindi ka nagpa-practice. Hindi ka nakikiconnect. No? Kaya hindi mo na-practice yung sarili mo, ha? So, bago tayo pumunta ng work immersion, magpa-practicing kita ng ilang oras, may ipapagawa ako sa'yo. Ayusin ko lang yung mga workstation, okay? Kasi hindi ka makapag asa ng work immersion. Okay. Sige, so ako na, kasi tatagal tayo, eh. Ano yun? Mag-configure pa kasi tayo. Ayan, so bibigyan kita ng time to practice. Okay, sige. Ako ang magko-configure and then sasabihin nyo sa akin kung anong gagawin ko, ha? Para mas mabilis tayo. Hindi pala, isa sa inyo yung magko-configure. Yan. So, next na ko-connect. So, lalagyan ko muna ng asterisk si Failano. Susunod ay si Joaquin. Joaquin. Ready ka na? Ayan. So, hintay mo lang matapos to, ha? Dire-diretso na tayo. Sino to? Si Joaquin ba tong? Kobe? MID872? Mag-unmute. Yes, ma'am. Okay, sige. So, after netong percentage, diretso mo na yan, ha?
Okay, paki-set upan nga ng password. Joaquin. Yan, so nakita natin ang nahihirapan sa atin, ICF. Mary Joy ba? If I lano. So siya yung uunahin ko dun sa task. Okay. Yan, alright. So, Angela and Company. So, habang nakaalalay sila John Ray, Kyle, Flor Nico, no, and Company. So, magko-configure na tayo from Active Directory, DNS, DHCP, up to print server. Sige nga, tingnan ko. Ba't kaya may internet? Na-check kaya itong dalawang unit na to kung ano yung type ng network niyan? Pwede bang i-check yung type ng network? Joaquin? Di dyan. Saan kayo mag-check? Kasi hindi magkikita yan mamaya. Hindi yan magpiping. Tingnan nyo yung network nyan. Yung virtual nyo. Anyone? Anybody? Anybody na makakapagsabi kay Joaquin kung saan siya mag-check ng network niya? Kumukuha yan ng ano, may internet pareho yan, no? Open ano, open network sharing. Tapos, yan, local area. Local area do. May internet. Guys, may internet ha. So, ibig sabihin, pag may internet, yung type of network connection ko, ano yun? Saan nyo yun iti-check? So, may problema kayo ngayon. Sinadya ko talaga yan. Hindi ko yan pinansin kanina. So later, malamang, di kayo magkoconnect. O sige, ngayon na, titingnan ko kayo sa troubleshooting scenario nyo kung anong gagawin nyo ngayon. Kasi magko-configure na kayo eh. And hindi kayo pwede magkamali kasi nga, isa lang yung server nyo. Hindi kayo pwede mag-format ulit. Tingnan nyo maigi bago kayo mag-configure. Hello? Hello? Nadidinig ako? Nawala yung isang mic ko eh. Hello? Yes ma'am, narinig po. Nadidinig ba ako? Apo ma'am. Hello? Naririnig po. Naririnig po. Ayan. Nawala na ka ng internet. Buiset, di ba? Teka lang, mag-share screen muna ako. Kaya nawala ako bigla. Ayan, okay. So, magko-configure na kayong lahat. Kayong lahat, ha? Included yung walang ginagawa sa JFMS kasi nagtetest pa naman sila.
So magko-configure kayo from the very beginning. Active Directory, DNS, DHCP, Autoprint Serve. So ano yung unang gagawin ninyo? Parehong may internet yan. So do you think later magkoconnect yan? Sige, pwede na kayo mag-start. So tingnan nyo muna yung i-consider nyo. Ha? Ano yung i-check nyo? Kasi may troubleshooting scenario na kayo agad dyan. So, ano yung i-consider nyo para ma-check nyo yung connection nyo? Diba nung last time sa Packet Tracer, from static IP going to dynamic IP ng router, going to dynamic coming from DHCP server. Yan. So, dapat dun pa lang may natutunan kayo. Paano ako mag-troubleshoot? So parang yung sinabi ko lang kanina dyan sa JFMS, bago maglatag na maglatag, check mo na yung internet connection kung stable. And then pag-isipan maigi, ano yung tamang equipment na kailangan nyo bago magpabili, no? Lahat ng equipment na available dyan, subukan muna bago i-implement. Kasi planning muna talaga eh. Planning. Dapat sa Packet Tracer nyo, nag-planning muna kayo. And then yung first plan nyo, dun sa first floor, in-implement nyo muna. And then kung okay, edi okay na sa layout, di ba? Tsaka pa lang kayo pupunta dapat sa second task. So ganun din dito. Nag-format tayo, naglagay sila ng tamang laki ng memory, naglagay sila ng tamang laki ng hard drive. So, magko-configure kayo ngayon, ano yung una nyong i-consider? Na i-check. Anyone, anybody dito sa virtual class na to, included yung mga naka-deploy na, you may begin. Collaboration to, ha? Wala akong nadidinig dyan. Angela and Company. Oh, nawalahan na. So, nandito na lang si Mark, si Joaquin, si Angela. Talaga ba? Talaga ba naglabasan? Okay. Pakisabi dun sa iba, bumalik. Kasi pag hindi, hindi ko bibigyan ng task. Hindi ko ilalagay sa work immersion. O, anong gagawin nyo? Magko-configure na kayo ng Active Directory. DNS, DHCP. Recap lang to. Dapat alam nyo yan kasi ilang araw natin ginagawa yan. Pinapaulit ko lang yan sa inyo. Siguro, Angela, better na mag-mute ka kesa mag-annotate kayo. Better na mag-unmute. Kapag bumilang ako ng ilang minuto, walang nagko-collaborate dito sa mga natira. Saan na bigyan mo kayo ng task.
Diyan ba agad? May mga recorded video tayo, di ba? Diyan ba agad? Change computer. Balik una sa ano, first rule. Change name. Change. Tapos mamaya check mo yung net. Change. Click mo yung change sa baba. Sa gitna. No. No, hindi yan. Ay, no. Change computer name. Ano may change? Cancel. Ano? Okay, what's next? Joaquin? So, nakakadalawa na ako. Okay. O, yan ba? Sige, siguro ipapartner ko sila. Nakakuha ko ng idea ngayon sa mga problem solving natin. Okay na ako kay Edsel. So, dalawa yung kasi si Failano pala. Yan, tapos si Joaquin ngayon. Okay na ako kay Edsel. Yan, ang daming ligtas, no? Ang daming deployed, ang daming naka-raise hand, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy, 11 talaga kayo naka-raise hand? 11 talaga kayo dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11? 10 lang po dapat, ma. Bakit? Isa-isayin ko to, ah. Si Mark Anthony. Si Jonard, okay. Rosal, okay. Nandyan. Olar. Kyle, John Ray, Rulian, Adjani, andyan ka ba? Oo, si John Andre. Andrew, Legaspi, kasama nyo dyan? Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Okay, nagtanggal na yung isa. Kala mo, di ako mag-check, ha? Ten lang yan. Binibilang ko yan dito, ha? Huwag magtaas-taas. Okay, so, natapos ko si Edsel.
So naka-asterisk sa akin si Failano. Naka-i Joaquin ako ngayon. O anong next dyan, Joaquin? Nagpalit ka na computer name. Anong next dyan? Yan, yung mga naglabasan, balik-balik din, no? Kasi pag nawala kayo, the whole meeting ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng task. Wala kayong work immersion. Check mo na yung network. Tingnan natin guys ha. Terminology lang yung sasabihin niya sa kanya. Huwag niyong ituro. Let's see kung hanggang saan yung alam niya. Kasi kailangan kong ma-assess. O, check mo daw yung network. Saan ka pupunta pag mag-check ka ng network, Joaquin? Ah, may sarili kasi siyang ano, diskarte. Di ba? O, paano may check yung network? Sure ba kayo sa type of network nyo? Sure ba kayo na nung nagko-configure kayo? Hindi, sige. Malalaman nyo mamaya yan. Sige. Ito troubleshoot nyo rin yan. Okay, what's next? Okay, Joaquin. Anong gagamitin mong IP address dyan sa server mo? Double check yung IP address. Yan talaga yung gusto mong gamitin. Joaquin, can you open your camera? Hindi po ata kaya kasi naka-tablet ako eh. Sige.
Okay, so may ipapartner na ako kay Failano. Sige. Anong next mo? Saan galing si 154? Joaquin. Failano, gusto mo siyang tulungan? Diba ba si Failano? Okay. So, kayong dalawa lang muna ang gusto ko marinig. Check mo yung IP address niya. Ano sa tingin mo? Tama ba? Pailano? Tama ba? Yung IP address po tama. Yung IP address niya ay tama. Anong class kaya yung IP address na yan? Joaquin. Since ikaw yung nag-type nung IP address, ano kayang type or class yan? Class C, ma'am. Class C. Anong ilalagay mo sa default gateway? Sino yung default gateway? Saan ba dapat manggagaling yon? Failano? Okay, sige. Disconnect ko din muna to ha. So may ka-partner na si Failano. Tomorrow, I will be creating your workstation. Kayong dalawa. Kayong dalawa yung magka-partner. No? Oh, wala pong pasok bukas. Middle fit here. Ano yun? Holiday po bukas, ma'am. Ah, talaga ba? Middle fit here. Ay, hindi. Pwedeng may pasok tayo kahit holiday. Kasi sabi ng SUOD, pwede raw kunin yung holiday. Joke lang. Ala. Kala nyo. Franco. Alright, alright. Kapado. Bayan. Kala nyo, ha? Pero okay lang, ma'am. Kinabansi, ma'am. Dito pa rin kami magkaklase. Kala nyo dyan, ha? Okay. Naga lang. Tago natin yung pigsa ko. Joke. Nagyawat na naging pigsa. Alright. Okay, ganito tapusin natin. Na. So, sa susunod na siguro the day after tomorrow kasi mga kala nyo naman mga Muslim kayo. May pa-holiday talaga kayo. Okay, sige. So, basta magka-partner pa rin sila. Si Failano at si Joaquin. So, ayusin ko bukas yung workstation. Ang hindi ko pa na-check ngayon ay si
Sige, give it to others tayo, ha? Pablo. Po, ma'am. Ayan. Sa tingin mo, tama ba yung IP address niya na nilagay? Opo, ma'am. Opo din. Okay. So, anong ilalagay ko sa default gateway? Kasi tama naman sabi mo eh. Ano po, ma'am? 196.168.255.1? Tama po ba? 168.255.1. Okay, tatlo na sila. Saan ang galing yung 255? Sa may subnet mask po, ma'am. Kailangan ba na yung subnet mask ay gamitin ko as IP address? Po, ma'am, pakiulit po. Kailangan ba na yung subnet mask ay gamitin ko rin as IP address? Ay, hindi po, ma'am. Sorry po. Oh, saan ang galing yung 255? Okay. Wait lang, ha? So, Pailano? Ma'am. Nanindi. Pailano, tapos Joaquin? Magka-partner na kayo, di ba? Tapos si Pablo, ipa-partner ko kay. Wait lang. Natawag ulit ako. Charlotte. Oh. Okay, Charlotte or Charlotte? Charlotte po. Kahit ano, ma'am. Kahit ano, okay. So, yung mga IP address na to, wait ko ang tatanungin ko. Okay na ba sa ito? Hindi po. Anong gagawin ko? Anong gusto mong mangyari dyan? Yung sa IP address po, ano, 192.168.1.1. Okay, gawin ko itong 192.168.1.1. How about yung default gateway ko? Ano ilalagay ko? Wait lang. Bakit wait? Diba? Nasa unang steps natin to. I think nasa 192 din po. 192.168. Mhm. That one. Saan ba galing 'yun? In that one. But 'yun yung gagamitin ko as default gateway. Sino ba yung default gateway? Charlotte. Same po sa IP address. Same ng IP address. Bakit kailangan na yung default gateway ko at yung IP address ay pareho? Kailangan ba? Opo. Bakit? Para mag-connect? Okay, lagay ko daw dito that one. Sino ba yung default gateway, Charlotte? Saan ba nang galing yun? Kapareho ng IP. Kapareho ng IP. Okay, so magka-partner si Pablo at saka si Charlotte. Okay. Joaquin, Pablo. Okay na ako kay Edsel. Sige, tanungin natin ulit si Edsel. Edsel, tama ba to? Yung mga IP nila? Yes, ma'am, sa IP. Tama yung IP? Yes, ma'am. Are you sure? How about the default gateway? 192 ata. Si Edsel.
Yung default gateway, saan ko kukunin yun? Edsel. Saan galing yung default gateway? Okay, natitira tayo. Angela. Angela. Okay. Tama ba yan yung mga pinagsasabi nila? Yung sabihin po, ma'am, iba. Bakit iba? Kasi po ano, dapat po same network ng IP address pero po iba yung dulo. Bali 254 po yung huli. Bakit magiging 254? Bakit kailangan iba yung dulo? Saan ba nang galing yun? Kasi ayun po yung magiging way ng dalawang network para po mag-connect sila mamaya. Hmm? Diba kahit hindi ko lagyan ng gateway yan, magkoconnect yan? So anong connect nung default gateway na yon? Sino ba yon? San galing yon? From packet tracer pa to ng COC2 eh. Sir Outer, ma'am. Sabi ni, sino yun? Si Edsel? Yes, ma'am. Sa router, manggagaling. Eh, sabi mo, tama yung mga IP address na nakalagay. Tama ba? Nag-base lang ako sa tracer. Hmm. Okay, so kung sa router, tama yun. Kung sa router nang galing yung default gateway, tama ba na naka 1.1 siya? Hindi po. Hindi, ma'am. Bakit hindi? Mas mo magiging same lang sila ng IP address niya. Hindi po. Pag naging same yung IP address, ano mangyayari? Failed connection po. Failed connection ba? Hindi sila magkikita. Hindi ba sila magkikita? Lagay nyo nga sa packet tracer. Lagay nyo nga yung router nyo, same IP doon sa client computer nyo. Parang kakapakita ko lang kanina eh. Di ba? Okay. The reason why hindi ako nagdiretso ng topic, no? It's supposed to be print server. Pero kaya ako bumalik kasi alam kong merong nalileft behind. No, hindi nalileft behind hindi dahil sa nakulangan tayo sa pagtuturo. Kung hindi, hindi binabalikan yung mga recorded video. Parang pag inaral ngayon, hindi ko nakuha, hindi ko nababalikan yung video kasi okay lang naman yun. Kaso hindi okay yun. Kasi nag-switch nga ng teacher eh, di ba? Kung kay sir ay okay, kay ma'am hindi. Kasi hindi ako magbibigay ng grades nang hindi ko nakikita yung output. So pinagsasama-sama ko itong mga nakikita ko ngayon na nal-left behind. Okay, tatawag tayo nung mga ligtas ngayon kasi naka-deploy. Pero kailangan ko pa rin malaman kung karapat-dapat bang i-deploy. Okay, tawagin natin si Rosal. Rosal, nandyan ka ba? Rosal, are you there? Yes po. Ayan. Okay. Nakita mo itong mga naka-display na IP address? Opo, nakikita. Wow, ba't tumatawa? Pabukas nga ng camera kasi malakas yung internet nyo dyan eh. Yan. Pa-video nga dyan sa inyo. Malakas yung internet nyo dyan. Ayan. Okay. So, nakikita mo, di ba? Ang gusto nila gamitin na IP address ay 192.168.1.1. Tapos tinanong ko sila, saan nang galing yung default gateway? O, tatanungin natin itong, hoy, mag-video, mag-video. O, tatanungin natin ngayon itong mga naka
at naka-deploy. Kung mo sila ipakita, ikaw ang dapat makita. Ayan. So, saan dapat nanggagaling yung default gateway? Since nandyan kayo at naka-deploy na kayo. Kaninong IP yun? Huwag mo silang tanungin. May mga video recorded tayo. Si Edsel papasa sa COC 1. Pero hindi papasa sa COC 2. 3? 192.168.1254, ma'am. Oo nga. 0.1.254. Sabi mo galing sa router yon. Bakit kailangan 254? Yung ilagay ko dun sa default gateway. Bakit? Bakit, Rosal? Kapag di sumagot si Rosal, ilo-lower hand ko to, isasama ko to sa partnership. Kasi ma'am, nag-overlap po yung ano. Nag-overlap po siya, kaya po siya hinati. Hinati ba? Ay, hindi. Hinati ba, Micaela? Ay, hindi po pala, ma'am. Nag-overlap. Saan siya nag-overlap? Sa IP po. Sa IP Nino. IP address. Nino, kaninong IP? O baka gusto mong tulungan, Andrew. Sa server po, ma'am. Saan nag-overlap? Mag-overlap po yung client tsaka yung server, ma'am. Client at server? Meron na ba akong binigay na IP sa client at server? Sa subnet mas, ma'am. Ko, oy, tatanggalin ko kayong dalawa dyan, ha? Sige. Ano? Saan? Sa subnet. Wala pa ako sa client. Nasa server. Sa subnet, mag-overlap yung gateway address? Totoo ba, floor Nico? Yung dulo ng gateway. O, yung dulo ng gateway daw. Mag-overlap. Totoo ba, Flor Nico? Magkamaingay dyan, Jonard. Baka? Hindi ako aalis dyan hanggat hindi tumatama yung mga tinatanong ko. Kasi pag hindi tumama to, alam ko na hindi to papasa. Hindi bumabalik to sa mga video na dinaanan. So, magkakaroon ako ng assignment ngayon dahil bukas, kapag ganyan pa rin yung sagot nyo sa akin, wala akong magagawa. Malamang hindi bumabalik ng mga video to. Okay, Flor Nico. Malakas internet mo dyan. So, walang reason para hindi ka makasagot. Nag-overlap daw ba yung dulo ng gateway sa subnet? Hindi po, ma'am. Hindi. Okay. So, saan nag-overlap? Mag-open ka ng video kasi malakas yung internet nyo dyan. Walang reason. Mamwala pong camera yung ibang ano.
Walang camera yung... Cellphone, cellphone! Pang PC po, ma'am. May cellphone kayo dyan, di ba? Sa cellphone na lang po, ma'am. Wait lang po. Yes. Sa cellphone. Pa-accept, ma'am. Saan ka tayo accept? Yan. Ngayon ko pala nagre-request. Nico Torres. Okay. Saan daw nag-overlap? Guys, lahat ng tinawag ko, ah. Failano, Joaquin, Pablo, Charlotte, including si Edsel. Makinig kayo sa mga tatamang sagot, ha? At least, intindihin. Kasi bukas kapag tinanong ko kayo, at kinito pa tayo ulit, hindi ko kayo ide-deploy sa immersion. Magti-training lang kayo na magti-training. Yes, Nico. Pa-open ang camera. Ano yung video, eh? Wait po, ma'am. Nagawa na yan, eh. Inuulit na lang natin yan, eh. Pag hindi ako yung nagturo sa inyo, hindi na naman agad alam. Apat na araw lang ako nawala, eh. How about Olar? Anong masasabi mo dito, Olar? Ma'am, ayaw ko mag-open sabi. Ito. Open ang pero saan lang ang tanong? Ito, sa, nakikita mo, naka-display yung magko-configure tayo dapat simula Active Directory, DNS, ano DHCP. Yan? Pero IP addressing pa wala lang. Wala akong marinig sa akin, Gabi. IP addressing pa lang, tumatagal na tayo kasi hindi alam kung saan dapat nanggagaling yung default gateway na yun. Mama, ano po yung tanong? Hindi ka nakikinig, Olar? Hindi mo, nakamahina po yung ano, volume. Okay, so tingnan mo yung naka-flash sa screen. Sa tingin mo tama yan? Mali po. Alin ang mali? Default gateway po. Bakit? Ano ilalagay ko sa default gateway? Yung 1 po sa dulo dapat 254. Yung 1 sa dulo dapat 254. Okay. Pag ginawa kong 254, tama na ba? Yes po, ma'am. Are you sure? Wala. Yes, ma'am, yes. Sure ka na ba ulit? Tatanungin kita. Opo. Okay. That's my final. Sure na daw siya. Bakit saan ba galing yung 254? Ba't kailangan 254? Sa router po. Sa router? Hindi ba pwedeng 1 yan? Hindi ko pa pwedeng palitan yung router ng 1? Hindi po, ma'am. Bakit? Hindi ba talaga? Hindi po talaga. Bakit? Hindi ko daw pwedeng palitan yung router. Hindi daw talaga. Sabi ni Olar, gusto ata mapabilang din ito sa grupo. Okay. O, ito. Pwede po, ma'am. O, ngayon pwede. Ano ma'am, ba talaga? Okay, so pwede ko gawing 1. Olar. Pwede ko gawing 1?
Pwede po, ma'am. Okay. So, pag ginawa kong 1, katama ba? I-lower hand ko si Rosal. I-lower hand ko rin si Olar. Jonard, anong workload ni Rosal at saka ni Olar dyan sa JFMS? Taga-cream po, ma'am. Taga-cream. Okay. Okay. So, yung crimp nila, standard naman. Opo, ma'am. Okay. So, papasa sa kalahati ng COC2. Kalahati lang. So, papasa sa COC1, papasa sa kalahati ng COC2. Kasi hindi alam to. Oh. Ba't hindi alam? Ang dami ng video sa Facebook natin. Kapag hindi nakakasunod, may recorded video tayo. Okay, for the last time, ha, magtatanong ako. Pinipili ko kung ilan na to. Nagawa na natin to, guys, eh. Pero nadidisappoint ako pagka absent lang ako ng 4 na araw. Tapos pagbalik ko, iba-iba na naman yung sinasabi. Pero bago ko iwan, tama naman yung sinasabi. Ano ba yun? Okay. Andrew, ikaw, ano sa palagay mo? Ano ang tama at mali? IP addressing pa lang ako, ha? First rule, papunta sa COC3. Hello, ma'am. Yes. Hello, hello. Bigla so, nag-chat tayo. Sa tayo. 254, kasi po yung router natin is 254 din. Yung router natin ay 254 din. So, tama ba to? Ginawa kong 254. Tatama na ba? Yes po. Titigan nyo nga maigi. Tatama na ba? Naka 196 po. 192, ma'am. Sino yon? Sino? Sumasagot na. Hindi kasi tinatawag, so hindi ko nakikita kung sino yung sumasagot. Kung kanina pa ako nagtatanong kung tatama eh. Sabi tatama. Ano? 192 po pa. Pala. Walang pala guys. Kasi sasasin ko lang namang pala. Diba? Makinig kayo. You have to analyze. No? Kailangan yung titigan. Hindi lang tignan. O hindi titigan. Ano yung pinagkaiba ng 6 sa 2? Bakit naging 254? Kasi yung router mo, 254. Eh kung gagawin kong 1, yung router ko, pwede ba yon? Andrew? Opo. Pwede. Okay. So, pag ginawa ko tong 1, tatama ba? Yan. Pag ginawa ko yung 1, o sige, gawin ko na tong 192. Kasi ito hindi nyo agad nakita. Pag ginawa ko bang 192.168.1.1, tatama ba yan? Thinking na yung router ko ay 1 din. Ano magiging problema ko dyan sa tingin mo? Ipaki-tracer natin ha. Kanina naka 1.254. Pero gagawin kong 1. Kasi sabi nyo, pwede ko gawing 1. Let's see what will happen. Anong sabi? Invalid po. Invalid. Sa tingin niyo, bakit kaya nag-invalid yung IP address? Eh, pwede ko naman talagang palitan yung router ng 1. Diba? Bakit siya nag-invalid? Magsisame sila ng IP address. Sino yun? Edsel, magsisame sila ng IP address nino? Ng PC po. Ng server. Ng PC. Nung server.
Opo. Bakit pag inulit ko ngayon nakukuha nyo, bakit pag nire-recap ko lang, galing kayo sa ibang trainer, pagbalik nyo sa akin, iba na yung sagot? Ba't ganun? Paano pag nasa assessment na, iba din yung sagot? Ang simple nung pinagtagalan natin, no, na bago ko kayo iwan, bago ako umabsent, alam nyo to eh. Bakit ngayon, iba-iba yung sinasagot? Given yan kay Failano, Joaquin, Pablo, Charlotte. Pero si Edsel, oh ayan, tatanggalin ko ngayon si Edsel dito ha, sa listahan ko. Sabi ko sa inyo, dalawang klase lang yung nakakabisado ko mga pangalan eh. Una, yung mga pinakamagagaling para sa akin, o yung isa na ibabagsak ni ma'am. Okay. So, magko-conflict. Kaya ginawa nating 254. Saan ulit nang galing yung default gateway? Failano? Kung nakikinig ka dyan, saan ulit nang galing yung 254 na yan? Failano? Ma'am. Saan nang galing yung 192.168.1.254 na yan? Yung gateway na yan. Saan? Saan? Sa router. Sa router. Pag tinanong kita bukas ulit, ha? Sa router. Okay. Bakit daw hindi pwedeng maging 1, Pablo? Ma'am, pakiulit po. Medyo maingay po kasi dito. Bakit daw hindi pwedeng maging 1 yung 254? Kasi nag-invalid dito eh. Ayan o. Oh. Invalid IP address sa packet tracer. Bakit daw? Sometimes ito talaga yung perks ng online class. Naka-online ka pero hindi ka nakikinig. So hindi rin natin masisi sometimes kasi sobrang ingay naman yun sa kapaligiran nila. No, but you have to find place kung saan ka matatahimik at makakapakinig. Kasi yung training natin ng 40 days hindi na mauulit. At pagdating mo dun sa assessment or sa pag-a-apply mo sa trabaho, kung pumasok lang sa kabilang tenga at lumabas lang sa kabilang tenga, yung training na dumaan sa'yo, ang laki ng pinakawalan mo. Diba? Kakabanggit lang nila, Pablo. Kakabanggit lang ni Edsel. Bakit nag-invalid? So, bakit daw hindi natin pwedeng gawing 1 yung nandito? Hindi ko aalisan yan hanggat hindi ko nakukuha yung tamang sagot. Yung tamang sagot sa mga taong pinagtatanong ko. Sige, Pablo. Bakit daw hindi ko siya pwede gawing 1? Okay, may iwan sa bahay ni Kuya si Pablo. How about Charlotte? Magko-conflict po kasi kapag magkapareho sila. Okay, magko-conflict siya? Magko-conflict po pag magkapareho sila. Sino kapareho niya? Yung IP address po. Nang? Yung default gateway po. Oh, default gateway at saka IP nino? IP address ko. Nang? Default IP gateway. Address? Default gateway versus sa IP ng? Kaninong IP yun? Siya magko-conflict. Charlotte. Sa server po. Sa server.
Oh, sige, ito ah. Kakabanggit lang guys, no? Tinatanong ko lang sila ulit para makita natin kung nakikinig or naka-standby lang yung mga devices nila dyan. Okay, magko-conflict sa IP ng server. Kaya, naging 254. Pero it doesn't mean na hindi mo pwede palitan yung IP ng router. Na hindi mo pwede gawing 1. Di ba paulit-ulit natin sinasabi na kapag ginawa mong 254 yung router mo, yung server mo ay nagiging 1.1. Kapag ginawa mong 1.1 yung router, ano magiging IP ng server? Robert? Robert? Hello po ma'am. Paulit po ng tanong po. Bakit ko uulitin? Hindi ka nakikinig? Mabilis po ma'am. Kapag ginawa kong 1.254 yung router ko, ano magiging IP ng server ko? 1.1 po ma'am. Pag ginawa kong 1.1 yung router, ano magiging IP ng server ko? 1.2 po. 1.2. 1.2 lang? 2.5. Ayan, may nag-chismis pa sa tabi mo. May nag-chismis pa sa tabi. Yung mga chismoso dyan sa gigilid dyan, ha? Okay. Nadinig mo, Failano, Joaquin, Pablo, and Charlotte? Yes, ma'am. Nadinig mo kaya, Rosal, at saka Nico, at saka sino to? Si Olar? Yes po, ma'am. Okay. Pag tinanong ko kayo ulit bukas, ha? Okay. So, balikan natin yon. Nasaan yung server ko? Running na yun, ha? Okay. Pabalikan ko to. 1.1, 1.1. Bakit 1.1 yung DNS? John, Andre. IP addressing pa lang ako, ha? Bakit 1.1 yung DNS server? Preferred DNS server. Kami stand alone. O, pag stand alone, bakit ganun kailangan ba, na... Sa IP address. Pareho dapat. Opo. Very good. Okay. Since stand alone, dapat pareho lang yung DNS sa IP address ng server. Pero later on kasi, pag-iwalay natin yan. Okay. So, ganun din naman ginagawa natin sa packet tracer. Naka-196 po yung DNS. Ha? Naka-196 po, ma'am. Yung DNS. DNS po, 196 po. Naka-196 pa. Oh, yung nag IP kasi, no? Okay. Okay lang naman 'yun. 196, 168, 'di ba? Basta as long as pare-pareho ng network 'yan. Okay. Sa tingin niyo, magko-connect na 'to? Punta ako dito sa CMD yan ng client ko. Mag-IP config ako. Binibigyan ako ng DHCP. John Ray, ano sa tingin mo yung problema ko? Nakalagay, oh. HYIT, tingnan nyo maigi, ah. DNS suffix. HYIT, apartekit.dns.net. May IP na binigay. 10.0.2.15. Sa tingin niyo, pag nagtuloy tayo ng configuration, magko-connect tong dalawa ko? Hindi po. Hindi. Bakit kaya, John Ray? Ano kayong problema? Failano, Joaquin, Pablo, Charlotte.
Olar, Rosal, makinig maigi. Kasi babalik ko ulit yung tanong na to bukas. Iba po yung local area connection. Iba yung local area connection. So, anong gagawin ko? Paano natin ito troubleshoot? Ano yung problema? Bakit ako nagkakaroon? Bakit ako merong IP? Saan nagagaling yung IP na yan? Bakit kaya? Kasi I am using virtual machine. So, may problema na kaagad. May problemang ginawa yung dalawang nag-create ng VHD. Sa akin po, ginalaw nila yung internet po. Nagalaw ba talaga nila, Kyle? Ma'am? Nagalaw kaya nila yung internet, kaya meron akong IP. May connection ako na hyitapartechit.ddns.net. Tapos may IPv4 address na 10.0.2.15. Saan kaya galing yun? May default gateway na 10.0.2.2. Troubleshooting na tayo. Ano sa tingin nyo? Yung error. Kasi since I am using virtual box, alam ko, tinakil ko to sa mga naunang video ko eh. Nakapag kumunik yan sa internet, meaning, yan ay naka... Nakanat, ma'am. Okay, nakanat. So, saan ko titingnan yon? Sa virtual box ko, ma'am. Okay. Tanungin natin ulit, Charlotte, ano kaya yung nat? Nakanat daw to. Kasi, oh, may internet na binibigay. So, nakanat. Ano kaya yung nat? Charlotte, Pablo, Joaquin, Failano, Rosal, Olar. Ulit-ulit ko tinatanong yan pag nagkaklase ako. Ano ulit yung nat? Kasi makakasalamuhan nyo yan. Sa assessment hanggang sa trabaho nyo. Ano yung nat? Angela. Ano yung NAT? Nakaka-PP ata yung NAT, ha? Ma'am. Ma'am. Oh, Olar. Ayoko. Medyo mismis sa, gilid mo, eh. Ma'am. May mga chumichismis dyan sa gilid mo. Ma'am. Hello. Ma'am. Oh, yan. May chumismis sa gilid nila. Ah, yes. Angela. Network address translation po. Network address translation, ha? Sige, paulit-ulit tayo dyan, ha? Akala nito mga, may mga alipin sa gigilid. Mga chismis sa gilid. Okay. So, network address translation. So, saan daw natin pupuntahan, John Ray? Para baguhin yung NAT na yon, saan natin pupuntahan? Saan? Virtual box po. Sa virtual box. Ito, manager. Kasi virtual box din yung nakabukas, ha? So, sa virtual box manager, pakitandaan ulit. Failano, Joaquin, Pablo, Charlotte, Rosal, Olar. Okay, ha? Yeah. Sa virtual box manager. Tapos? Network po. Saan? Network po. Network. Nakikita ko na ba dito agad yung network? Saan? Network. Oh. Ayan. Ito yung NAT. Na dapat naka? Internal po. Internal. Okay, internal network. So, okay natin yan. Puntahan ko ulit yung client. Tapos, may network. Tapos, gagawin mong internal network. Okay. So, show na natin yan. Show na rin natin to. So, naka-internal network na. Umiikot pa. Nag-check pa siya ng network niya. So, napalitan na yung computer name kanina.
Naseta pa na ng tamang IP. So hopefully natandaan nila Failano, Joaquin, Pablo, Charlotte, Olar, Rosal. No? Yung mga nagtatanong pa dyan, ha? Kaya nagpapabukas ako ng camera, eh. Nakikita ko yung mga chismoso dyan sa nasa JFMS. Okay. So napalitan na. Anong gagawin ko ngayon? Nag-setup na ba ito? Check natin ulit. 1.1, 1.254, 1.1. Oh, okay na yan. Although, working pa. Oh, ito, naghahanap pa. Ayan, okay na rin. So, wala na siyang internet. Wala na siya nasasagap na IP. Pero, may hinawakan siya kaninang IP. Diba? O, oh, ayan. Wala na. Na-release na. 169 na. So, pag 169, wala tayong kinukuha nun. Diba? Ayan. Paulit yung... Paulit yung alin. Wala, hello? Ma'am. Okay na po, ma'am. Alright. So, saan na tayo? Oh, okay na to. Naka-internal na. O, anong next na gagawin? Tanungin natin si... Magko-configure tayo, eh. Active Directory, DNS, DHCP. So, tumawag tayo ngayon ng gagawa. O, kahit sige ako na, magtatanong tayo ng gagawa. Bakit ang konti ng... Okay. So, Pablo, natapos ko na. Lagyan ng IP address. Ito. Anong susunod mong gagawin? Pwede ka na kumonek kung gusto mo. Pablo? Alam mo ba yung susunod na gagawin? Joaquin, alam mo ba yung susunod na gagawin? Wait lang po, inutusan si Pablo. Ayan talaga naman. Ba't mo alam, Failano? Kapit-bahay mo siya? Kaya alam mo na inutusan siya? Kapit-bahay mo ba? Opo, ma'am. Andito po siya sa bahay kanina. Inutusan lang po sa glit. Ah, okay. O, oh, sige. O, ikaw na lang. Gusto mo ba ikaw na lang? Para at least alam mo yung gagawin. Alam mo ba yung susunod na gagawin? Nalagyan na natin ng IP address. Napalitan na natin yung network type dito sa VirtualBox Manager. Ginawa na natin internal. So, magko-configure tayo ng Active Directory, DNS, DHCP. Kung napalitan na yung name, napalitan na rin yung IP address, na setup na, anong susunod na gagawin? Kailan, oh?
Alam ba? Ano na po, ma'am? Ano na? Okay, sige. Ganito ha. Pagkakasyahin ko pa yung oras ko. Kasi late naman ako nag-start eh. Bukas, mag-iiba tayo ng strategy. Wala tayong online class. Ay, bukas sa isang araw. May online class, pero via breakout rooms. Tapos more on, ano tayo? Workstation. Pwede naman ako mag-open. Pero kesa makadagdag pa ng bagal sa Zoom, no? Siguro better, kanya-kanyang workstation na lang tayo. Pagpa-partnerin ko, si Olar at saka si Rosal. Tapos, kung available si Rosal, kasi pumapasok to sa work eh. Available to the day after tomorrow. Kasi pag hindi, magsusolo si Olar. Rosal, available ka ba? Wala ka bang pasok sa work? Asa na? Nawala. Ayan. O, sige. So, diretso natin, ha? Anong kasunod nito, Mark Anthony? Nag-set up na tayo ng IP. Configuration. Anong susunod natin gagawin? Ano, ma'am? Add roles. Okay, add roles na tayo. Anong roles yung unang install natin? Bye-bye. Text tempo. Sige, diretso ka. Active Directory. Diretso ko ulit. Ayan, nagkamali tayo. Active Directory Domain Services. And then, add natin yung required features. Next. Next. Install. Tatapusin ko yung naiwan ni sir. Tapos balikan nyo tong video ha. Ano kasunod yan? Kasi naka-expire yung Active Directory. Saan ako pupunta? Anyone? Run Active Directory. Run, tapos? I-click ko yung ano, naka-highlight. Run the Active Directory Domain Installation, DC Promo. Or DC Promo sa run command. Okay, so next. Next. Create a new domain, a new forest. Alam na ni Angela to eh. Lagay natin dyan, jfms.com. Anong pipiliin sa forest functional level? Windows Server 2008 R2 po. Okay, next. May error? Yes lang natin muna. Mamaya na natin baguhin. Okay, password. HIT@2021. Okay, and the next, tapos reboot on completion. Bibilisan ko lang.
Kasi titingnan ko yung hanggang print nyo eh. Actually, hanggang doon lang talaga yung assessment. Pero sasamahan lang natin ang web server, SMTP server, tapos paghiwalayin natin yung mga server. May DHCP, may DNS. Kung paano natin ginagawa sa packet tracer, ganun natin gagawin dyan. Johnard and Company, huwag nyo papaalisin hanggat maaari kung magkoconfigure kayo ng routers nyo dyan and anything. Huwag nyo hayaan na yung dalawang girls nyo ay kable lang ang hahawakan. Make sure na magkoconfigure yan ng router. Make sure na naiintindihan yan kung sino yung default gateway, kung paano sila makakakonect sa internet. Pwede ba yon? Kyle, John Ray, Johnard. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ha? Hindi yung lagi na lang kayo nakaabang ng chismis sa gilid kapag may tanong sa kanila. Ahawakin nyo. Tapos, kasi since alam nyo na yung gagawin eh. Sila yung paupuin nyo, sila yung pahawakin nyo. No? Bibisita ako dyan kasi hindi pwedeng di ko makita yung implementation nung nandyan. So, anong natapos nyo ngayon? Tapong CSS po, ma'am. CSS na room. Maayos na yung latag. SS lab po. CSS lab. Bali, ma'am. Apo, ma'am. Bali, isang cable lang po tapos isang router. Tapos, dun po lahat naka-wireless po yung PC. Dun po naka-connect. Ayos yung cable? Opo, ma'am. Sure kayo, ha? Baka kalat-kalat. Okay, so wala kayong pasok dyan bukas? Wala daw po, sabi ni Ma'am Boots. Okay, so ang balik nyo sa susunod Friday na araw. Friday po. Okay. So, sa Friday, ano na yung target na matapos? Config na po sa baba, tapos dito, ma'am. Config sa baba? Ano yung config sa baba? Yung sa clinic po, yung sa personnel, okay. Pati po sa accountants. Accounting. Okay. May mga routers na yon. Ma'am, saka sa principal pa po. Sa principal, sa office, bakit? Hindi pa na-config yun? Meron pa pong lalagyan doon ng PC, isa. Lang pero doon din sa main router din yun nakakonect? Sa main switch po. Doon lang po, isa lang po yun. Ah, ang laki ng bandwidth nun. Opo, kasi kailangan nata talaga niya kami. Ah, okay. Sarap nun. Okay. Ipasa nyo sa akin kasi bukas walang pasok, di ba? Oh, ipasa nyo sa akin yung packet tracer na natapos nyo ng gawin. Dapat yung layout nun makita ko na, ha? Okay, Active Directory DNS. Ano kung sunod nito? Mark. Check muna natin yung network ulit. Ano ko nag-check? Ito. Sinong Mark daw, ma'am? Dalawa ba, Mark? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Mark Anthony. Mark Etchel. Si Mark Anthony. Check muna natin to. Kasi may error kanina. Ah, ito guys, ha? Yung mga gusto kong makinig, si Charlotte, si Joaquin, si Failano. So, nag-restart tayo. May error tayo kanina. Pinabalikan natin yun dito sa network natin. Diba?
So, check natin sa network kung ano yung error. Ito yon, nawala yung DNS natin. Ginawa niyang loopback address. So, ibalik natin yung DNS na 1.1. Ulit, bakit 1.1? Kasi naka standalone server. Kung ano yung IP ng server, yun din yung DNS address mo. Okay, anong kasunod natin, Mark Anthony? Uy, Bantilo. Ama, ano, ma'am, DNS po. DNS server. May DNS na ako. DHCP. Meron pa yan? Napaghalot ang di nakikinig. Sige ba? Nakabisi sila. Ay, ganang turo, T. DHCP na, ma'am. Hindi nakikinig. O, tama ba yan? Next lang yon, and then validate natin. Pag nag-valid, next ulit, tapos not required, add ng scope. Okay, ito yung server pool natin. Starting IP address, 192.168.1.100.1.200. Okay. Siguro kailangan ko bigyan ng step by step na babasahin yung iba dito, no, yung baka hindi kasi sila yung type of learners nila, baka kailangan may babasahin sila. Okay. So 100 to 200. Yan yung range ng IP natin. So next, disable yung DHCP. Next. And then install. Okay. So, tatapusin ko lang to na hanggang DHCP. Tomorrow, kasi alam ko, may iniwan sa inyo si... Ay, tomorrow, sa isang araw, may iniwan sa inyo si Sir. Diba? So, dito, ang magtutuloy ay yung dalawa. Si Rosal at saka si Olar. And then bibigyan ko ng workstation yung mga pagpa-partnering ko. Yan. Wala silang ibang gagawin kung hindi gawin yung hanggang print server sa susunod na araw. And yung mga nasa JFMS naman, still, kung papasok kayo, kasi dapat matapos nyo na yan, no? Pwede naman natin balikan yung print server na yun kapag natapos nyo na yung config dyan. Kasi actually, yung, ito na lang yung kulang natin. Natapos nyo ba yung, nagka-problema ba kayo sa print serve? Jonard? Hindi pa po na-check. Ah, hindi lang na-check. Opo, ma'am. Sumakto po kasi, ma'am, eh. Pero, kami, ma'am, ng group. Nasa, opo, ma'am. Pero hindi namin alam kung tama yun. Kasi hindi po na-check. Saan ginawa? Kanino workstation? Kay Sir, tapos po yung dalawa. Hindi ko po. Eh, dun sa ano, ma'am? Yung dun pa rin sa, ano, 702, tapos 43. Oh, sige. Ako mag-check ngayon nun. Sa 437 at saka 702. Kasi dala ko yun ng last time. Isang araw lang naman ako nawala eh. Nadala ko lahat yung gamit ko. Ayun. So, alright, sige. So, magkikita-kita tayo ulit sa susunod na araw, no? Kasi holiday daw bukas. Ayan, so. Meron na nga akong papagawa dito sa mga napili kong magkakapartner. No? Si Edsel, pag-iisahin ko to. Okay lang ba sa'yo mag-isa? Edsel, o gusto mo may kasama ka? Sige lang, ma'am. Kahit isa. Okay lang, kahit mag-isa ka, di ba? Alright, sige. So, bubuo ako ng mga workstation nyo. Pero gagawa din ako ng meeting. It's up to you. Kung gusto nyo kong kausapin via messenger na lang, or gagawa tayo ng meeting. Pero, may kanya-kanya kayong workstation na ibabato ako sa susunod na araw.
So, possible, pwede akong pumunta ng JFMS kasi pwede naman ako nakakonnect lang, no? Habang ginagawa nila yung mga nasa workstation nila. Gagawa ako ng task. Magbabasa kayo. May step-by-step procedures. And then kayo ang mismong gagawa. I-record ko lang yon. Pag hindi nagawa, wala akong magagawa sa grades ng immersion, ha? So be ready. Balikan. Olar, Rosal, Joaquin, Failano, Pablo, Charlotte, balikan yung mga video ko sa FB. Pag hindi nyo makita, meron kayong playlist sa YouTube. JDVP JFMS. Balikan simula sa Active Directory DNS DHCP. Liwanag po ba? Okay, since okay, silence means yes, na. So since walang pasok bukas, i-upload nyo, isend nyo sa akin yung mga video nyo sa cable splicing. Pwede po ba? Okay, ma'am. Email. Okay, email address ko. Nabigay ko na. Ay, bato ko na lang doon sa group chat natin. Okay? O, sige. Stop share ako. Pa-open ng mga magaganda't mga gwapong pagmumuka. Yung wala kaming cam. Ay, o, sige. Wala nga pala kayong mga cam. Easy lang insert na yung picture, ma'am. Ay na, yung okay. Yung dito, pa-open. Pa-open ng mga camera. Si Angela nagkukubli sa sa headband niyang pink. Asa na, hoy, mag-open. Ayan. Ayan, may isang camera magsama sa walang social distance. Okay, ready. 1, 2. Smile. Smile na lang. Yan, yung mga chismoso sa gilid. Ma'am, malayo ako dun eh. Gilid. Ayan, ah, sige. Kung... Ma'am, baka mahulog ka sa likod ko, ma'am. Hindi, natawa ako. Kay Ma'am Boots. No, walang nakita ko eh. Ma'am Boots! Ma'am, dito ma'am! Isa pa, guys! Isa pa, 1, 2... Wait lang po! Wait lang ma'am, wait lang ma'am! No, walang nakita kay ma'am. Hello ma'am! Okay. Alright, ready? Di ma'am! 1, 2... Smile! Ayan. Okay. O, sige. See you after holiday. Okay, oh, see you guys. Hey, ma'am. Hey, ma'am. See you on Friday.